course. Welcome to my channel. So, bakla, nandito naman tayo. Oh, naluka ka, na-stress ka. Naluluka, na-stress na tayo. Baklang so, kaya yata ako nag-a-acid dahil sa mga stress na binabalitan ko sa inyo. Naluka kayo. Grabe na sila. Oh, diba? Sa social media na talaga. Ay, di ba sabi ko talaga sa inyo, may eksena talaga sa Talino Warriors? Oh, naniniwala na kayo? True. Naniniwala na kayo. Mga bakla, oh, di ba? Ang pangalan ng grupo nila ay Talino Warriors. So, ayan, kabit ko muna yun, ano? Talino Warriors. Bakit ngayon ang eksena nila? Hindi na Talino Warriors. Oo. War. Talino Warriors. War na. Hindi na United. Naluka ka. Buti naman tayo. Ano tayo? Solid, liquid, gas. Eh sila, liquid, hiwa-hiwalay, parang mga pulo, tumpok-tumpok, naluloka ka, diba? Ay, grabe sila, pagyata mga matatalino, ay nako, maiksena sila, ay nako, so, kaya nag-a-acid ang bakla, dahil sa mga iksena nila, naluloka ka, true, naluloka ko, so, shoutout muna natin itong mga ano, paborito kong mga ano, so, bago dyan, iano muna natin yung Tumaliwan Jen. O, Tumaliwar Jen. O, happy birthday sa'yo. Magbe-birthday na si Tumaliwar Jen. So, eto pa. Pinapa-shoutout ni Maginoong Chimay na birthday na ang kanyang mama. O, eto na si Florenda Baraka Laumo. 77 years old na siya. So, happy birthday po, ah. So, Maginong Chimay, ingat ka dyan from Riyadh. O, yan, Riyadh KSA. Okay? So, i-shoutout po muna natin itong mga solid liquid gas Evelyn support. So, wala akong tinitignan. So, yung mga naaalala ko, ito na ang mga naaalala ko na. Yung mga nakabisado na ng utak ko. Also, ito. Number one, sina Kyra Sandoval. O yan, shout out sa'yo. Sina Alma Bulalayaw. Hannah B. Bioli Roberts. Teka lang. Si Jinky Rico. O yan, Jinky Rico, isa din mga naalala ko kasi no skip din yan. So, if ever mahaba na po yung ano, yung commercial, i-skip nyo na kasi ayoko masira yung panonood nyo. So, yung meron lang kayong dalawa, tatlong hindi na skip, malaking tulong na yun sa akin. Jinky Rico, sina Jolly Roberts, ayan, nabanggit ko na siya. Sina Dal Chris Roda. O, yan yung mga naalala ko. So, madami pa akong naalala. Medyo, ano na ako, minsan makakalimutan si bakla. Pero, yung mga, ano nyo, yung mga pictures nyo, ay, nako, memorize ko na. At saka si Josephine Klosterman. Ayan. Yan. Marami akong mga naalala sa inyo. Si Eric Garcia. Yan. So, ayan. I-shoutout ko kayo. O, yan ha. Okay. Bago dyan, mag-start na muna tayong mag-video review. Okay, mga bakla. Mamaya ako i-shoutout ng bonggang-bongga yung mga ano nyo. Okay. Eto na. Timer is start! Yung pilit na iginigit ng isang early encheta. Naniminsan, hindi naman nagpakita ng patunay. Base lang sa kanyang salita. Ang kanyang mga sinasabi. And yet, maraming naniniwala. Dito siya sa social media nag-iingay. Ha? Bakit hindi ka pumunta sa korte at iyong ipagtanggol at bigyan patunay ang iyong mga sinasabi? Magpakita ka ng mga dokumento. Magpakita ka ng mga circumstances evidence that will support your cause. Di ba? Hindi yung puro salita lang. Kasi sa ngayon, ang maling paratang at maling statement ay lason sa iba. Lason sa kapwa mo tao. Dahil pag napaniwala mo ito, mas masahol pa sa isang lason na iyong ininom o ginain. Dahil paniniwala na ito eh. Na hindi mo kayang baguhin
hindi mo kayang baguhin ng ganong kadali. Dahil yung laso na yan, mas masahol pala yan sa pandemya sa pagkala. Bungga! Bungga! Grabe siyang mangara! Naloka ko, may palason-lason pa siyang nalalaman na masahol pa daw sa pandemya. Totoo yan? True! Grabe ka! Ang galing! Grabe ka! Galing-galing mo naman magpayo naman kay Early! Chin-chin! Hindi sinasakat-sakat mo naman si Early Ancheta. Bakit ganoon? Bakit? Pati hindi mo i-apply sa iyo yung mga sinasabi mo, okay? Sinasabi mo kay Early Ancheta, minsan di ka nagbigay ng patunay na batay lang dun sa iyong salita. Bakit ikaw? Batay lang din naman sa mga salita. At wala ka naman mga ebidensya. Wala kang ebidensya. Dami rin mga maniniwala sa iyo. Dami din. Tapos sinasabi mo si Early Ancheta, ganoon? Grabe siya, oh. Bakit di ka... Oh, ano? Lakas-lakas na sabihin mo kay Early Ancheta na ano? Bakit dito sa social media ka nag-iingay? Naiyadin mo na ako sa'yo? Bakit ikaw hindi ka ba nag-iingay-ingay dito? Bakit ganon? Sinasabi mong ano? Yung mga ano? Madami kang mga evidensya. Bakit ikaw din? Hindi ka umuwi ng Pilipinas. Mag-file ka ng case. Diba? Madami kang ano? Di ba madami kang ano? Madami kang mga evidensya. Evidensya ang malupet. Malupet. O, diba? Totoo! Sinasabihin niya si Early Ancheta ba't hindi siya mag-ano? Mag-file ng case sa ano? Bakit siya? Dami na nga siyang evidensya. Bakit hindi pa siya umuwi? Diba? Ay, naku, yung sinasabi magpakita ng mga dokumento, may pa circumstantial evidence ka pa. Weh! Bakunso, ikaw ba meron ka rin bang mang ganon? Go! File a case! Umuwi ka! Sinasabi mong si Early Ancheta, galing-galing magpayo talaga, naluloka ka. Ako din naluloka ko. So, hindi yung puro salita lang. Hindi lang puro salita-salita. Yun ang sinasabi ko. Sinasabihan mo si Early Ancheta na puro salita-salita. Ikaw din! Puro salita! Wala kang mga patunay, wala kang ebidensya. Ako, madami akong ebidensya. O, ayan, mga ebidensya. Ebidensya ng mga sina-shoutout ko. O, ikaw, wala kang ebidensya. Ako, madami. Mga baklang toto. Isa-shoutout ko dito kung sino makita ko. Kimmy Kim, Teresa Zamora, at Daphne Penular from Canada. Ayan, madami yan. Oh, sinisave ko lagi yan. Kaya pagdating ng araw, ipaparapol ko yan. Magpaparapol ako. True. Oh, ayan. Yung mga sinasabi mo kay Early Ancheta, puro salita. True. Apply mo rin sa sarili mo yan. Okay? Ito pa. Ang maling paratang ay maling statement ay lason sa iba. May palason-lason ka pa. May palason. May palason-lason ka pa, ha? Bungga. Masahol pa daw sa lason. Ay, nako. Yung mga pinagsasabi mo, please, apply din sa sarili. bago ka magpapayo pa yung ganon, apply din sa sarili yung mga sinasabi. So ako, wala akong i-apply sa sarili ko kasi nagre-react lang ako dito, mga baklang to. React lang. Wala naman nakakasuhan sa react, di ba? anong case nun? Etchuserang frog? Ay, nako! Bungga, diba? Bakit ko kayo nire-react? Kasi nga, inaaway nyo ang aming idolong si Francis Lee Marcos. So, malamang, i-re-react ko talaga yung mga sinasabi nyo. Oh, ayan, mabaklan. So, ayan, bago dyan, kailangan ko muna mag-shoutout bago natin putulin. Okay. Shoutout sa'yo, Margie Naul, Justin Happy Kids, Merly Estes from USA. Ayan, si Len Lennox, lagi ko nakita. Yan. Ray, Daisy Elion, Anegelis Tadashi, Hilda Tulang, Maricel Suva, Lina Villarante, at Lovely Villanueva from Japan. True, nakakaabot na tayo ng Japan. Okay? Bunga, diba? Okay. Mga baklang tsoa! So, ayan. Nandito na tayo sa pangalawang video. Okay. Ang video natin ay kay Lola mo. Oh, na-miss ko si Mars. So, kaya i-re-react din natin si Mars. Okay? Tara! Start! Good evening, everyone. Ako. Napakalakas ng ulan sa labas. Ang
Girl, may papayo ko sa'yo. Ay, pag umuulan na ganyan, huwag kang lumalabas. True, huwag kang lalabas sa kotse pag malakas ang ulan. Kasi, pag balita ko, nagpa-plancha ka na lang ng buhok. Oo, pag nagplancha ka ng buhok, lumabas ka, nabasa yung buhok mo. Tak, kukulot. True, kukulot. Yan ang iwasan mo, yung lumabas sa ano, pag umuulan. So, dahil wala na tayong budget, wala na pang pa-rebound. True! Kaya ako yung mga friend ko, yung mga pag may party-party, true! Pag may party-party, talagang straight yung mga ano nila, straight yung mga buhok nila, sasabihin ko, kukuha kong tubig, sisirayan ko yung ano nila, sisirayan ko yung mga buhok nila, ihagis mo lang yung isang baso sa buhok nila, pak! Magiging kulot yan, kasi in-straight lang nila, plinansya lang nila, true. Kaya, girl, huwag ka masyadong magsisilabas pag umuulan, ha? Kukulot yung buhok. O, yan, ha? Bungga, true. Inom muna ako, naano ko. Oh, diba? Bunggang. Ayan, nakabakla. Nandito naman tayo. Nandito naman tayo sa shout-out moment. Talagang isisingit-singit ko talaga kayo. Kasi talagang pasasalamat ni Vakla dahil sa inyo. Buhay na buhay ang aking mga vlog. Dahil yan sa inyo, okay? Shout-out sa iyo, Ate Bing De Leon Monteroso. Eric Garcia, Lani Reyes, Melinda Yanga. Oy, Melinda! Pak na pak! Lagi ko nakikita to si Mars, okay? Alma Bulalayaw, Elinda Borlongan, Infante Wendy, Antonio Claro, Alta Regional Paranaque, ito, Baby Ko, at si Maria Luisa Manayova. Uy, bongga! Girl! Mga girl! Thank you, ha? Sa mga ano, pag-support nyo kay Vakla. So, ayan, iwas stress tayo. So, ayan na, mga bakla, nandito na lang tayo sa video tree. Ayan, video tree na tayo. Okay? Asan yung ano? Tara! Start! Na-notice ko lang, nakita ko na dahil sinabi nila kumaliwa sa G. Angeles. Nag-stop sa vlogging kasi hindi matake ang pressure sa social media, yung mga pang-babash. Parang it's wrong. I won't accept that. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako titigil as according sa aking principle. But then, isa lang ang masasabi ko. Una-una, yung sinasabi nating laban, pagkaraan ng isang kilometro, kumanan sa 118 Bagbaguino Road. Deserve. Kasi nasa, nasa kulungan na siya. Nasa Manila City Jail siya sa kasalukuyan. At patuloy na inililitis at nagkaroon ng arraignment sa iba't ibang kaso. So, I think for me, tapos na yung laban ko at yung aking paglalabas ng katotohanan para kay Francis Leo Marcos. O real name, Roman Mangusa. Ay! Bunga! Bunga girl! Bunga! I like it, girl! So, buti naman at yes! Buti naman tapos na ang laban mong, hinihintay mo na lang yung resulta. Yan, hintay-hintay na yung resulta. Tapos na ang laban mo, diba? Oh, papayag ko, hintay-hintay ng result. Okay? Huwag mo nang atakihin si Evelyn kasi nga, finish na. Ang hintay mo na lang, maghintay para hindi ka nababash. Pag binash ka na naman ni Ninio Barsagang, mayayari ka na naman doon. Ma-stress ka na naman. Kukulot. Pag nakaka-stress, kumukulot ang hair. So, payo ko lang, iwas stress. Oh. Hindi kita masyadong tinitira-tira. Girl! Kasi I love it, girl. Bilang pag inaaway mo lang talaga si Francis T. Marcos, doon lang talaga ako nagre-react. Pero, papayuhan pa kita. Girl! Oh, yan. Girl, ang mapapayo ko sa'yo, paklang to, pag nagbablog ka naman, iwasan mo muna yung mag-drive. Oo, true. So,
sumunod ka sa batas traffic ko, okay? Bawal talaga ang nagsisilpong, nagbablog ka, nagkaano. Ipakita mo ano, ipakita natin sa mga subscriber natin kasi baka gagayahin ka ng mga iba, nagbablog ka, nang nagdadrive. Maging responsable tayo sa pagdadrive. Kasi kung ikaw, hindi ka sa iyong pagdadrive, tapos hindi ka nakapokus, yung makakasalubong mo, baka makano mo pa, diba? Maging ano tayo sa batas traffic ko, igalang natin lahat. Usually, sa ano, bawal talaga ang nagda-drive na nagmamaneho, tapos nagsiselfphone, nagaano, okay. Bawal talaga yan, true. Dito nga sa Canada, pag nakita nilang nagsiselfphone ka, mahal ang bayad dito pag nahuli ka, okay? Sumunod lang tayo sa batas traffic ko, okay? Kung gusto mong mag-vlog na nagda-drive, hihinto mo yung sasakyan, mag-vlog ka, mag-camera loot kang gano'n, okay? Ayun lang, payo ko lang kasi sa'yo, kasi nga, mas magandang nag-iingat ka. Concerned din ako sa kaligtasan mo, girl, true, concerned ako. Kailangan, ingat din, okay? True, okay, dahil dyan, nag-true si Ani de Jesus, Febby Manzano, Charlie Cordova at Jeline Saniran. Oh, Jeline! Ay, miss na kita, girl. True. Oh, ayan. Naloka ka? Oh, naloka din ako. Baklang suwa. Oh, ayan. Mag-ingat. Sa lahat po ng mga ano, nag-drive, mag-ingat kayo. Maging responsable. Wag reckless sa pag-drive. Ingat. Kasi yung mga kasalubong nyo, nag-iingat nyan. Kung hindi kayo nag-iingat, baka sila madamay nyo, kawawa naman yung pamilya na maano nyo. Oh, di ba? True. Oh, yan. So, ito na ang pangalawang video. Okay. Timer is start! Tapos, kukuha na naman kayo ng content ko. Yung video ko, gagawin nyo na naman content nyo. Kasi, wala na kayong topic, wala na kayong mai-content. Kayo mismo, wala kayong update sa idol nyo. Maki-update kayo ng totoo kay Attorney Johnny. Kasi siya yung abogado, so alam niya ang totoo. Hindi yung gagawa kayo, Talino Warriors na lang ang kukunin yung content. Kasi wala na kayong makuha content. Pati pag-aaway daw namin ni JR Balico, pati pag-aaway namin... Wala na kayong pakialam. Tandaan nyo, yung buhay ko, wala kayong pakialam. Buhay ng Talino Warriors, wala kayong pakialam. Gumawa kayo ng vlog nyo na may katuturan at gumawa kayo ng vlog nyo na hindi chismis ang nilalabas. Dinadali na naman niya ako. Akala ko ba friendly na tayo, girl? Nangyayari mo na naman ako. Bakit ganoon? Parang ako naman yata yung pinaparinggan niya. Ako pa? Ako? True? Ay, hindi siya sumagot. Hindi ako yun. Oo, hindi ako siguro. Hindi ako. Huh? True? Oh, bakla. Hindi ako yun. Ay, naku, hindi ako yun. Nililip up kita, girl. Pinapayuhan pa kita. Pinapayuhan kita. Ay, naku, iba-iba yung anuhin mo, ha? Girl, ang masasabi ko lang, huwag masyadong pagbintangan ang mga FLM supporters. True! Dahil hindi lang ako ang kumukuha ng mga ano mo, vlog mo. Pero ang mga Talino Warriors din, binablog din nila si Francis Lee Marcos. Oh, sagutan lang talaga kami. Huwag linis-linisan. Ako, check nyo rin yung mga ano nyo. Tanungin mo rin si Balico. Tingnan mo yung mga binablog niya. Oh, di ba? Lahat i-investigate mo. Hindi lang basta-basta ano, FLM, mga FLM vlogger lang talaga, ha? Hindi ako naniniwala doon. So, ligtas ako. Oo, ligtas ako ngayon. Girl, wala kang ano. Tapos nililip-up-lip-up pa kita. True. Yan yung masasabi ko. Check mo rin yung kay Balik ko. Check mo rin. Pero, parang hindi na kayo friendly, no? No. True? Hindi na kayo friendly? Eh, parang may mga something-something ng eksena. Ay, naluloka ko sa mga eksena nyo. Kasi nga, ay nako, yung mga talino. Girl! Bakit ang nangyari? Anong nangyari sa mga eksena nyo? Usually, dati close na close kayo ganun. Sobrang close na close. Parang ganun na kayo ka-close. Kung mag-lip kayo,
i-subscribe mo si ganito, ganito. Bakit na yun? Oh, may warla na. Warla-warla. May warla. Buti sa amin walang warla-warla. Kasi nga, hindi kami nagpapataasan. Kung ano, pak! Naku, hindi ako nakikisama sa mga etusera. Why? Naku, wala pa kalaman. Diba? So, girl! Yun ang masasabi ko. Huwag masyadong papastress. Hayaan mo na. So, yun ang masasabi ko. Diba? Ay, naku. So, bago dyan, bago tayo magtapos, segue-segue na naman sa mga magaganza. Okay? Dahil dyan, eto na ang mga, ano na, na-clear na itong mga to sa cholesterol. So, hindi na kayo magme-maintenance. So, cholesterol. I-continue yun lang yung pag-zumba nyo. Oh, true! Mag-zumba-zumba kayo para hindi nyo na maano yung cholesterol. Okay? Emma Simbahon, Dalcris Rosa, Melody Bautista from Hong Kong, Janet Marie Tangle, and Unknown Human from London. Oh, ayan. Yan muna ang isi-shoutout ko. Yan! Nakapakulang! Ito na lang tayo dito sa video 5. Video 5 na tayo, okay? Bakulang to! Timer is start! Malapit na antayin nyo. Puro chismis na lang ang inilalabas ninyo. Puro na lang fake news. Lalabas na si FLM. Oh, talagang labas na si FLM. Kasi si Norman Mangusin na yung nandoon sa Manila City Jail. Kaya talagang wala na si FLM, lumabas na. Dahil si FLM, tatlo lang naman ang meron siya. So tapos na, Norman Mangusin na lahat. Yun nga lang, doon sa arraignment na nangyari kay Ma'am Epa, Francis Leo Marcos yun. Kasi nakilala siya as Francis Leo Marcos. So ano pa? Hindi ko maintindihan kayo kung anong utak meron kayo. Pati na lang palalabasin nyo na si Ma'am Epa may ganyan, may ganon. Si Yulen may ganyan, may ganon. Yun lang ba alam? Ay! Bungka! Grabe siya, oh! Pakwaba lang to! Girl! Ano yung ganyan-ganyan at ganun-ganun ni Eva? At ano yung ganun-ganun at ganun-ganun ni Yulen? Di ko alam nyo, ganun-ganun? At ano yung ganun-ganun, ganyan-ganyan? Hindi ako clear. Di ko clear. Kaya itatanong ko, ha? Liwanagin mo yung ganun-ganun. Di ko alam yung ganun-ganun. Ha? Baklang to, ha? Gaganun na naman ako. Iisipin ko pa yung ganun-ganun. Ano yung ganun-ganun? Grabe siya, oh! So, ito lang masasabi kung lagi yung pinagbibintangan kami mga Evelyn vlogger na naggagawa ng mga fake news. Hindi ako fake news. Reaction video ako para magiging fake news yung mga nire-react ko. So, huwag nyong lahatin ang mga Evelyn vloggers. Okay? May mga beauty queen, beauty key. Okay? Nasasabi nyo laging mga sinasabi, laging big deal sa inyo yung lalabas ay yung makakalabas na si Francis Leo Marcos. Bakit nung si Francis Leo Marcos nasa ano pa lang siya, nasa labas pa lang siya, sinasabi nyo makukulong. Oh, mahigit 2 weeks siya tayo, hindi pa nakulong. Oh, hindi naman kami nag-react ng masyado. So ngayon, ang masasabi ko, yung sinasabi namin, may chance ang makalabas ng petition for bail si Francis Leo Marcos. Hindi yan fake news kasi nga, nag-ahin nga ang defense ng motion for bail. So, karapatan ng mga nasasakdal yung motion for bail. Yung sinasabi nyo, yung human trafficking na walang bail, oo, walang bail yan. But, there's an exemption nga, sabi nga. There's an exemption. Kung mapapatunayan ng defense team na hindi solid yung sa korte, yung mga inihain sa kanyang mga ebidensya, may fagasa. O, yung sinasabi naman mga fake news, hindi naman sinasabi ng mga vlogger na ni FLM na ito sa June o kaya sa July ganito, makakalabas na si, walang date na sinasabi. Wala kaming date na sinasabi. Ito na sasabihin namin makakalaya si Francis Leo Marcos kasi kaya namin nasasabi yung kasi nga
ang taong hindi pa na ano, nabigyan ng hatol ng reclusion perpetua or panghabang buhay na ano, panghabang buhay na sentensya, malamang may chance talagang makalabas. Kaso hindi nga lang ngayon, hindi pa ngayon. Wala nga, sabi nga ni ano, Abraham Espejo, yung litigation is a process. Not an instant money. Hindi lang ganun-ganun kabilis. So, malamang magtatagal yung kasong yan. So, hearing. For petition bill pa lang, baka aabot pa ng 4 months yung petition for bill or 3 months. Oh. So, tagal-tagal. So, sinasabi namin, may chance. So, mas gusto namin kasi na si Francis D. Marcos ay habang nililitis siya, nakalaya siya. Meron siyang pansamantalang laya kasi ayaw namin nahihirapan si Francis D. Marcos ngayon. So, ay mga bakla, dasal-dasal lang. Yun lang talaga may tutulong natin. Hayaan muna natin mga basher. Okay? Pagdasal natin, ha? Gabi-gabi. Yan. Madami tayong mga followers. Gawin natin yan every night. So, ako, inumpisahan ko na noon pa. Ayoko nahihirapan si Francis D. Marcos talaga. Alam kong may mabuting puso siya. Sabi nga, same feather flock together. Oh, ganun ako. At saka ang magkagandaan sa akin, nababasa ko yung mga ano ng mga tao, nababasa ko yung mga aura ng mga tao. Kaya si Francis D. Marcos, na ano ko na, na may mabuti siyang puso. Hindi porket naging FLM vlogger ako, makikita ko, hindi ko pagtatanggol ang isang tao kung hindi ko nakita nito ng kabutihan. Oo. True! Ganun ako. Kaya ako, malakas ang fighting spirit ko. So, don't worry mga bakla. The truth set free. Yun lang ang masasabi ko. Okay? Yun lang lagi natin tandaan. Ano lang, kailangan dumaan talaga sa proseso yung mga ano. Huwas na napatunayan na pak, si Francis Lee Marcos. Ay, naku, magbo-boom lagi. Magbo-boom pa si Francis Lee Marcos. So, hayaan mo muna kung ano yung mga pinagsasabi-sabi ng mga iba. So, pag sinasabi nilang ano, pag si Francis Lee Marcos sinasabi nilang human trafficker, rapist, oh, ano, hindi ba fake news yun? Kung si Balikong nga sinasabi niyang mamamatay si Francis Lee Marcos, wala naman siyang evidensyang ganon. Uy, naku! Oh, hindi ba fake news yun? Bakit hindi nila pangaralan yung mga ganong vlogger, di ba? Once na nagsabi ka ng ganon, hindi ka totoo yun. Never pang naging totoo yun. Kasi nga, mamamatay tao, tapos nakalaya siya ng ilang ano. Ano yun? So, mga bakla, nandito na tayo sa video 6. So, bago dyan, kailangan muna nating isegue na naman itong mga beauty queen. O, ito yung mga makakatanggap ng ano, yung mga umorder ng Avon. O, true, Avon. O, alalahanin nyo, sa katapusan, maniningil ang bakla. Okay? Ito ka. Yung order yung mga lotion, lipstick, at saka foundation, nandito na. Okay? Maria Luisa from Belgium. Eva Longay. Conchita Mendoza Mille. Hanali Cargo. Teka Lang from Tokyo. Melanie Mendoza. Nelly Verdejo. Janet Marie Tangle. Loretta Hagiwara. At Jonathan Andaya. Oh, yeah, Jonathan Andaya. Pak! Pak na pak! So, ayan. Ito na tayo sa video 6. Okay. Timer is start! Tapos kumanan. Kasi I'm really busy. Alam niyo yun? Doon sa pagka-busy ko, aside sa sarili kong negosyo, na naging busy ako sa ibang bagay. Kaya nga hindi ko na rin siya napuntahan sa Manila City Jail nung ililipat siya dahil talagang wala na akong panahon. Besides, hindi naman si Norman Mangusin ang sentro ng buhay ko. Diba? Hindi naman yung YouTube ang sentro ng buhay ko. I don't make money sa YouTube. Hindi ko nga alam i-monetize yan. Kaya para magbintang, kayo. Kayo ang nagmo-monetize yan sa YouTube nyo. Kaya ginagawa nyo ang mag-ungkat ng buhay ng may buhay at manira ng buhay. Alam nyo, sana lang talaga huwag kayong magkaroon ng malaking problema sa ginagawa nyo. At higit sa lahat, digital ang karma, naniniwala ako.
So yung lahat ng yan, mangyayari sa inyo dahil yan sa ginagawa ninyong panlulo o sa kapwa nyo, sa pagbibigay nyo ng maling mga hope. Hindi ko alam kung kayo ba talaga ay tanga o talagang sinasadya nyo para lang makilala kayo, magkapangalan kayo. Yan ang hindi ko alam sa inyo kung ano ang reason nyo. Lahat ng buhay ng vlogger, pakikialaman nyo, titirahin nyo, pre-pressure nyo daw ako para hindi ako makapagsalita, ipipressure nyo ako para hindi ako makapag-concentrate. Anyway, tapos na yung trabaho. For me, ang trabaho ko ay ilabas ang katotohanan, magbigay ng pagkakataon na mabigyan ng hustisya yung mga nagsasabing complainant sa iba't ibang kaso ni Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Pero ayaw nyo akong patahimikin, patuloy na sinisingit nyo ako sa inyong mga content. Naglabas ako nung nakaraan, biglang labas ni David Ilaga, naglabas ako, ayan na naman, itong si Donna, na napaka-chismosa, na walang alam, akala nyo ang gagaling nyo. Alam niyan, masyado kayong sinungaling. Tapos aawayin nyo si Senator Amy Marcos, aawayin nyo yung mga taong talagang tumutulong. Hindi nyo nga alam kung anong ginagawa ng mga Marcos panahon na yun . Alam nyo ba kung anong ginagawa nila doon sa bansa at sa bayan nila? Ay! Bunga! Girl! I'm so happy for you! I'm so happy for you dahil busy ka lagi. Dapat ganyan laging gawin mo, maging busy ka. Busy ka sa iyong negosyo. Focus ka sa negosyo mo. So, dahil na ano mo na yung mga, yung mga nasabi mo noon, yung mga yan, umandar na yung kaso, ayan, mag-focus ka na muna sa mga negosyo mo. Oo, true. Para iwas stress. O, diba, bungga, yan lang ang mapapayo ko sa'yo. Pero, grabe ka naman dito sa mga sinasabi mo, girl. Yung sinasabi mag-uungkat ng buhay na may buhay, parang, grabe ka! Kami pa yung mga mag-uungkat ng mga buhay. Girl, alalahanin mo, noon, ginawa mo rin yan. Ginawa mo rin, o, diba? Kay Tatay Miguel nga, pinuntahan mo pa doon kung sa, ewan ko kung saan yung pinuntahan mo. Tapos, inibestigahan mo yung mga tinanong-tanong mo sila. Tapos, parang 10 minutes lang yata, 20 minutes lang yata yung pagkakaano mo. Diba? Tatanong-tanongin mo, alam ang kinalaman noon? Diba? Parang, di mo rin inuungkat-ungkat mo nga yung mga buhay ni Francis Leo Marcos. Tapos kami, mga vlogger na inuungkat-ungkat. Parang, nako, ginawa mo rin yun, girl. Huwag masyadong linis-linisan, okay? Meron din. Sabi nga, kaya nga nagagalit ka eh, kasi nung ikaw nang inahalungkat na ng buhay ng mga Evelyn Blogger, nagyayari ka. Pero, parang, ikaw din doon, okay? Yun lang ang masasabi ko. Check din yung mga okay? Mga baklang tsua! Nagyayari naman ako doon. So, yung mga sinabi mong lahat ng buhay ng mga vlogger, pinakikialaman mo, ninyo, check mo rin yung kay Baliko. Oo, check mo rin yung kay Baliko. True! Parang si Baliko naman yata yung pinaparinggan na dyan. Pasigoy-sigoy. Oo, baka si Baliko yun ha. Baka si Baliko. Kasi si Baliko, lahat na lang ng Evelyn Blogger, inaway niya. Oo, true! Lahat ng mga babae, lahat inaway niya. Tapos, ayan, sina Lakale, sina Leon, at saka madami. Madami siyang mga inaano. So, oo, baka hindi naman sa amin talaga yan. Oo, baka kay Balikon lang siguro. Oo, di ba baka warla-warla na kayo ha? Sinisegwayan mo siya. Baklang tso, oo, sige. Sige, iyano natin kay Balikon yon ha? Sige, hindi na kami ha? Oo, hindi na kami. Huwag mo na kami paringgan. Kaya sa kabila na lang ha? Kay Balikon, true? Oo, true daw, okay. Kay Balikon na lang yon. So, eto, magsiseryoso muna tayo dito sa hustisya sa mga complainant para kay FLM, okay? Eto yung mga umaano sa akin. Minsan talaga naglalaro sa isipan ko, madami akong katanungan sa mga ganitong hustisya. So,
kung si Francis Lee Marcos ay may mga naabusong mga kababaihan, okay? Mga kababaihan, bakit hindi ito maglantad ng kanilang ano? Oo, papayuhan ko sila. Bakit hindi sila maglantad ng identity nila? Kasi alam mo, ako bilang ano, respeto ko sa mga babae, once na inabuso ang babae, kailangan natin itong suportahan. Oo, kung magano ka ng identity mo, nandyan ang Gabriela para sumuporta sa mga ganyang gawain. Once na na-rape yung tao, inabuso yung tao, na ano ng human trafficking, ayan, susuportahan talaga ng Gabriela yung mga ganong gawain. Ipaglalaban nila ang karapatan ng mga kababaihan. Ayaw ng grupo ng Gabriela na naaapi ang ating mga kababayan at mga ano natin, ay yung mga kasamahan na kababaihan. Oo, true. Parang babae na rin ako. Hindi ako babae. Babao. Babae. So, pwede na rin ako makapagtanggol sa mga babae. Kasi yun talaga ang ano ko. Ang mga babae talaga, nirespeto yan. Kasi nilikha ng Diyos ang mga babae. Para igalang yan. Kasi malaki ang ng mga babae sa ating lipunan. Oo, sila yung pinaka talagang lipunan. Kaya respeto natin, bigay natin yung equal rights sa mga babae, huwag inaabuso. So yun lang ang masasabi ko. So ayan, may tutulong sa inyo once na ano, diba, huwag kayong matakot. Diba, yung iba, lumantad sila. Maraming mga politikong mga inabuso yung mga kababaihan. Ayan, nagtagumpay sila. May mga mayor nga na nang rape na sinabi. Oh, nakulong dahil sinuportahan talaga ng mga tao yung mga ganun pag naaapi. So, ang tanong ko lang, bakit ngayon ayaw niyong ilantad yung identity nila? Huwag kayong matakot. Once na naabuso kayo, ang truth talaga, yung katotohanan, ay, huwag kayong matakot sa katotohanan. Kasi nga, diba? Yun yung point ko. Ipaglalaban ka ng mga taong bayan. Yun yung nakikita ko. Bakit ngayon kayo, nakatago kayo, ayaw niyong ilantad yung identity niyo kung talagang naabuso kayo? Ako pa, bilang isang vlogger, ipagtatanggol ko kayo dahil naabuso kayo. Yun ang purpose ko. Hindi yung para suportahan yung mga taong mga nang ganyan sa inyo. Hindi. So, yun lang ang payo ko. Bakit hindi nyo ilantad yung ano nyo para suportahan kayo ng mga tao? Kasi ang mga tao, once na nakita nilang naabuso kayo, susuportahan kayo ng 100%. So, yun ang point ko dyan sa mga complain na sinabing naabuso ni Francis Leo Marcos, yung naapi, yung mga na ano, okay? Ang dami-dami nagsasabing scammer si Francis Leo Marcos. True? So, bakit ngayon? Wala pa naman ang lumabas na mga nagre-reklamong scammer si Francis Lee Marcos. O, diba? Usually, yung Francis Lee Marcos, matunog na yung pangalan niya noon pa dahil meron siyang foundation niya, Perlinian Camerlu, okay? Yun yung point ko. Bakit hindi sila naglabas ngayon para sa national TV, para na i-bulgar lahat. So, wala namang ganun, diba? Yun yung inaano ko. Kaya, medyo ako talaga kay Francis Lee Marcos, na alam kong si Francis Lee Marcos ay mas totoo pala. Totoo yung mga sinasabi niya. For me, this is my opinion. So, opinion ko, kung magkaiba tayong opinion, huwag mong salungitin. Gumawa ka rin ng opinion mo, okay? Kaya hindi tayo nagkakaanuhan kasi hindi mo nire-respeto yung opinion ko. So, gusto niyong respeto. Lahat ng tao may kanya-kanyang opinion. Respeto lang talaga ang dapat ninyong ipatupad sa buhay nyo, okay? Huwag masyadong magmamagaling-magaling, okay? Okay, ayan. Dahil dyan, isa-shoutout natin si Aika Char, ZD Blog from US, SLM Warriors, Edgar Repante, Hazel Buza from Jeddah, Leti Lagos, Marie Jones from Canada. Oh, ito, kababayan ko to. Canada. Oh, ingat-ingat. Girl, ingat-ingat tayo dito. Okay? Baby ko at Emma Lorenzo from Hong Kong. Oh, ayan, mga baklang chong. Oh, ayan, mga baklana. Dito na tayo sa eksena ni
balik ko. Oo, true kay balik ko na tayo. Okay? Eksena, eksena na tayo. So, ayan na. Ito na ang timer. Ayan na. Hanapin ko muna. Timer is start! So, ano ba pag-usapan natin? Kung hindi mga loko-loko. Kung buong magdamag na lang, eh, yun na lang nababasa ko sa news feed ko. Meron isa dyan, madali araw, na-check ko lang ngayon, tumatawag. Tapos, good day, M. Alvin Reyes. No? Meron isa dyan na hindi ko yata nasagot. Eh, binanakan na naman ako sa Facebook. Nag-live na naman yung Cherry Salvador na yun. No? Eh, madali araw. Tsaka hindi ako nagkipag-usap sa Trident. Sa totoo lang. Bakit ko sila tinawag na Trident? Nabubuko sila sa ice sa kanilang mga kadanguhan. Tapos, nagsimula lang naman ito sa awayan nila yung mga babae. Si Arnie, nagkipag-away dito kay Cherry Salvador dahil sa logo ng Talinox. Talinox Warrior, eh, hindi yata nagustuhan ni Arnie. O, ewan ko, sinita yata nitong si Cherry Salvador about sa logo. Ayun, nagkipag-kampihan doon kay Inday. Si Inday naman, ang problema na kay Cherry, hindi ko maintindihan. Sa totoo lang. O, tapos ito naman si Joanne. Topacio. Ang dami pangalan nito si Joanne. Di binagrasya pa. Totong pangalan nito, Josephine Ocampo. Parang si FLM din to eh. Oh, parang si Norma Mangusin nito. Ang dami nito. Alam si Joanne Topacio, meron siyang dokumento na pinapakalan na iyon daw ay makakasalba. Kita sabi niya makakasalba sa utang ng Pilipinas. Ha? Sino to? Jerry. Eh, ang masama nun, itong si Joanne Topacio pala, nasa kampo ni Norman Mangusin. Hundreds of thousands ang pinag-uusapan nila. Kanino ko nalaman, di ba sabi ko, nung una may patibong kami, bago nahuli si Norman Mangusin. Grabe sila. Grabe siya. Parang nag-acid ako dito sa mga baluyodang song. Nag-acid. Nag-acid si Bakla. So, mag-react tayo sa sinabi ni Baluyko. Grabe sila. Oh, grabe sila. Oh, grabe. Grabe ng mga eksena niya. So, si Baluyko, ang masasabi ko muna bago dyan, magpapayo muna ako. Papayuin ko muna siya. So, kung yung mga tao naging kaibigan mo, kung mga nagkasama mo, yan yan, di ba? Dati solid kayong nagtatanggol sa isa't isa, magkakampi-kampi. Ngayon, nag-aaway-aaway na kayo, tapos ilalabas mo yung mga baho ng mga iba. Ay, ako, hindi ganun, ganun, hindi dapat ganun. Tapos, isa social media mo pa. Ay, ako, hindi magandang gawain yan. Minsan, papayuhan ko sa lahat. Halimbawa, nagkaroon kayo ng asawa, nagkahiwalay kayo, yung mga bagay na hindi na dapat pinupubliko, huwag niya nasasabihin. So, ito lang, payo ko kay balik ko, yung mga nagiging kaibigan mo, huwag naman sanang dumating sa punto pag nagkaaway kayo, hindi kayo nagkasundo, sisirain mo siya sa social media, ng ano, ginagamit ang social media para mag-flip ng mga tao, yung magbigay ng mga magagandang ano, sa mga tao. Hindi yung puro na lang paninira, puro mga ganong words na mga sinasabi niya, hindi maganda. Platform ang ano natin dito sa pagiging YouTuber, mag-inspire ng mga tao, hindi yung makikita mo puro negative yung makikita mo sa mga ano. So, asan na diyan yung ano mo, yung mga platform mo na mag-inspire ng tao, yung educational purposes. True! So, dyan ako, dyan kita inaano talagang nire-react talaga kasi hindi nagtutugma yung mga ano mo, mga videos mo sa sinasabi mong educational purposes, yung mga ganon. So, payo lang pag may nagkaaway ka, huwag masyadong anuhin, irespeto mo yung mga pinagsamahan niya din kasi dahil dyan noon, may pinagsamahan din kayo. True! True. Dapat hindi ganon. Huwag ka manira ng tao na kung nag-away lang kayo, bubulgar mo. Pakla. Parang ano ka dyan. Parang basta ayoko nang magsalita sa ganyan. So, i-react natin yan si Cherry Salvador. Okay, naging magkaibigan din kayo dahil nasabi at narinig ko doon sa sinabi ni Cherry Salvador na
naging magkaibigan din kayo. So, bakit mo ngayon sasabihin na traitor si Cherry Salvador? Wala akong alam dyan sa awayan nyo, pero nagbe-base lang ako dun sa mga nasabi at de Johnny Cherry Salvador. So, nasabi mo na dahil daw sa logo yung awayan ninyo. So, pinatunayan mamaya, ipapakita natin yung video na yung sagot ni Cherry Salvador na hindi lang dun sa logo nagsimula ang kanilang away. So, maganda, abangan nyo. So, pinanood nyo na yung mga video ko. Oh, bunga. So, eto yon, nakasama mo yung mga Talino Warriors na ganyan. Halos pagtanggol nyo yung grupo nyo. Tapos, bakit ngayon maririnig ko sa'yo yung Talinox Warrior. So, okray mo na sila porket meron ka ng ganyan. So, narinig din na meron ka rin parang nagsagutan kayo dun sa video na inano ni Inday. So, kaya naman pala medyo ano na kayo ni Inday. So, hindi ko rin alam ang punot dulo ng away nyo. So, ayoko manghusga dyan. So, inaano ko lang yung mga reaction na sinabi ni Cherry Salvador. So, si Cherry Salvador, may karapatan siyang manghusga, may karapatan siyang magalit kasi alam niya yung kwento kung ano ang nangyari dyan sa GC na sinasabi nyo. So, narinig ko na dyan sa GC na ikaw daw kinikriticize mo pa daw yung admin. Okay? Admin. So, bakit ganun? So, gawa kang GC nung, yung sarili mo para mas maganda. Ikaw ang hari. Ikaw ang may control. So, yun lang ang masasabi ko. So, si Cherry Salvador, medyo may na talaga sila ni Arnie. So, yung parang si Arnie at si Balico, medyo magkakampi sila. Yung parang magkakampi sila, tapos si Cherry Salvador, magkakampi yata itong sina Inday at saka sina Yulen. So, sila naman yata yung magkakasama. So, based sa mga video ang ipapalabas ko niyan. So, magbibigay akong short video na napapatunayan ng mga sinasabi ko. So, ayan lang. Dahil dyan, kinik ni Arnie si Cherry na wala daw siyang respeto. So, kinik niya niyan si Cherry. So, eto yung video na na pruweba na yung mga sinasabi ko ay dyan sa video yan. Okay? Ito na ang ebidensya. Ebidensya, please! Baklang to. Oh, timer is start! Taranta. Isa ba lang naman ito sa awayan nila mga babae? Aha. Si Arnie. Nagkipag-away dito kay Cherry Salvador dahil sa logo. Putang ina mo, fuck you! Hindi sa logo! Alam mo ang storya! Pero tingnan yung mga kaibigan kung paano siya mag-ano ng storya. Hindi kami sa logo nag-away ni Army! Ha? Si Joanne, ginising ako kasi may Nestor, dalawang Hestor at saka Nestor, inaaway niya ang mga admin ng Talino Warriors na page. Team Talino Warriors na page. Inaaway niya at sinasabi niya, sino ba kayo? Bakit kayo naging dito? Bakit kayo ganyan? So, nakikipag-away si Joanne doon, ginising niya ako, ate, pakisagot mo nga ito. Ako ayaw pa sana gumising kasi oras yun ng tulog ko. May trabaho ako 11, mga 9 yun, gumising na lang ako para lang mag-message. Ang sinabi ko, Bobo, hindi tayo dapat mag-away-away dito. Ha, bakit mo kinikriticize ang mga admin kung ayaw mo umalis ka? Pero hindi tayo mag-away-away dito dahil ang kalaban natin si FLM. That time si FLM, ang lakas-lakas ni FLM, nasa labas pa siya. Mga 2 weeks pa lang o 1 week pa lang away natin kay FLM. Bobo! My God, ang galing mo mag-invento. Kunwari, hindi alam. Away namin ni Army tungkol daw sa logo. Later on na yung logo, pero ang una away namin, dahil sinagot ko si Nestor, sumagot siya, sinabihan ko siya, isa ka pa eh. Embes ipagtanggol mo para hindi tayo mag-away-away dito, kakampihan mo yung Nestor na yan. So, ang ginawa ko, dahil pangit ang away nila, dinilit ko yata o hinide ko, ang away nila, ha?
So, ang nangyari, kinik ako ni Army as admin. Tinanggal niya ako sa Talino Wires na page at pinost niya, sabi niya, wala kang respeto, ako ang gumawa ng page na to. Ha? Yun ang away namin. So, sinagot ko siya, okay, kung sa'yo yan page, lulunin mo yan page. Bigay mo sa akin yung logo ko. Tang ina, nag-away daw kami dahil ayaw ni Army yung logo. Hala, ang bakla. Ay, grabe siya, oh. Grabe yun. Naluka din ako. So, naluka si Jenjen Alipio at si Maria Luisa Manayoba. Luka na yan. So, mga bakla, minum ng maintenance para hindi kayo maluka. At si Aisha Moshin from Qatar. Bungga, diba? So, ayan, o, diba? Nakita nyo yung sinabi ko na, ano, yung mga nasabi ko. Narinig niya. True. Kaya pala, noon pa, diba, nung sinasabi kong may eksena sila, may eksena para may something, diba? True, ayan na yung something na sinasabi ko, lumabas na. So, mga bakla, sabi ko kasi sa inyo, mga bumili kayo, mga bluetooth nyo, paano bungga ang pagchichikahan natin? So, bungga, diba? So, ito yung mga, may mga bluetooth na, ano ko. Okay, si Irene Creed TV, Gemma Gloria, Lovely Villanueva at si Ruby Del Rosario. Oh, yan yung mga mayayaman. Oo, mayayaman yung mga yan dahil may mga pambili silang Bluetooth. Oh, di ba? Bongga yan. So, una tayo magtatagal dahil last two videos na. Anong oras na? Mag-aalas 3 na ng madaling araw. bukas ko na i-edit ito kasi nga, mapupuyat ang bakla. So, ayan. Timer is start. Paano sinasabi? Paano ko sasabihin? Kaya balik ko to. Si Jerry Salvador, nung hindi maayos yung kanilang problema, ayun, Tochi Geeks, ayun, pumunta kay David Ilagan, nagsusumbong-sumbong na parang engot. Oh, tapos pagkatapos noong tinawag siya traitor doon kay David Ilagan, yung mga alipores ni David Ilagan. Ayun, nagkipagkaibigan kay Ninyo Barsaga at inamin ni Barsaga at si Jerry Salvador pa ang nagpasa ng conversation namin ni Yulen Marcos na ewan ko baka malaman, binigay ni Yulen sa kanya. Oh, kita mo? Hindi ba naman katraidoran ang ginagawa nito? Ay! Grabe na talaga. Talagang yung ano, yung eksena ni Balikko, talagang may mga tridora na daw na nagkaganap. Ay, naku ha. Yung kubano ng eksena nito. Parang nakakatakot. Parang piling ko nakakatakot maging barkada itong si Balikko. Choo! Kasi ibubulgar ka niya once na hindi mo nabigay yung gusto niya. True! Oo. Tapos sa social media niya pa, inaano, diba? Ang napansin ko lang kay Balikko, puro mga babae ang mga inaaway niya. Oo, mga babae. Inaway-away na nga niya si Lisa Paris. O, diba? Kung anong sasabihin niya. Tapos si Ate Meron Victorino at saka si Sekiyama, ang iniksinahan na niya rin yan. O, diba? Tapos ngayon, eto na naman. Puro mga babae lang yata yung mga kaya niya. O, diba? Pero si Bakla, hindi niya kaya kasi mayayari siya sa akin. O, hindi pa ako nagre-react lang ako sa mga videos niya. Paano pa pag inaurahan niya ako? E di, mangyayari siya. Sasagutin ko na siya. In a nice way pa rin. Hindi ko kailangan magmura-mura. Nako, hindi kailangan yan. Kasi nabablock ang blessing pag ganyang puro negative vibes ang mga inaaksa mo. Kaya nga, positive vibes attract positives. Kaya nga, more blessing. Pag puro negative ang mga inaiksinahan mo, negative, paano ka dadalawan ng mga blessing kung puro ganyan ang mga pinagsasabi-sabi mo? Diba? True! Yan ang mga mapapayo ko. So, eto, ano kaya masasabi ni Ate Cherry Salvador? So, bongga tong si Ate Cherry. Talagang papatunayan niya talagang mali si Balikko. So, syempre, alam niya rin yung katotohanan. Sila'y nakakalam ng mga issue. So, ayan, panoorin natin ang eksena ni Ate Cherry. Cherry Salvador, eto ang sagot niya.
timer is start. Mm. That is not for you to prejudge me. Dahil magkaibigan tayo, gago, palibhasa, hindi ka ka-trust-trust, kaya wala kang trust sa tao. Alam mo yon? Ha? Ang tao na wala, alam mong background ko, ha? Na wala man lang sa akin ang mumura, nagkaroon ako ng kalaban kagaya mo na nilalit-lait ka, binababoy-baboy ka sa internet, ha? Ginawa yun sa akin dahil sa'yo. Ha? Tapos sabihin mo ako, traitor, putang ina mo, kaya ka pala kabastos-bastos, kaya ka pala binababoy-baboy dahil ang bunganga mo, hindi ka lang sinungaling, magaling ka pa mag-embento. Bobo. Adik ka talaga. Ay, grabe. Mm, diba? Bunga. Grabe ang sagot ni Atse. Naluka ka, naluka ka. So, ayan. Nasabi ni Cherry Salvador na magkaibigan dati. Magkaibigan sila dati. Bakit ngayon? Frenemy na sila. Frenemy. Naluka ako sa kanya. So, parang talaga na nakakatayo ako na talaga makibarkada dito. Kung pwede lang. Magkabubugar niya ako. Kung ako pa naman, kabakla-bakla kong ito. Kabakla-bakla kong to. Pag may nakaaway ako, hindi ko naman nitsichismis. Wala lang. Dead na comatose lang. Huwag mo na pansinin. Huwag mo na pansinin kung nakaaway mo. Huwag mo nang sirain. Ganyan ang ano ng tao. Pag nakaaway mo, tingnan mo yung mga naging asawa at girlfriend ni Francis Leo Marcos. Diba? Parang kung makapag-ano sila sa ano, parang hindi nila naging karelasyon yung isang tao kung sirain na lang. O sana, yung mga taong nagbigay din sa'yo ng kasiyahan noon, naging parte siya ng buhay mo, hindi porket ganun na nagkahiwalay kayo, nagkaano, sisirain mo na siya dito sa social media. Yun ang mapapayo ko. Huwag kang manira talaga ng kapwa mo kung may naging part siya ng buhay mo. Yun ang, yung ano mo, hayaan mo. Panuwayaan mo na lang kung ano yung ano. Naku, huwag mo. Lalong-lalong sa social media. Ipopost pa nila sa Facebook kung minsan. True. Kaya, yun lang ang mapapayo ko sa lahat. Kung gusto nyo gumanda yung blessing na ano, papasok sa inyo, iwasan nyo ang galit sa puso nyo. Positive lang lagi. Pagpaano nyo lang, o, diba? Mabak lang to. So, ayan, wala akong masyadong mako-comment doon. Bahala silang mag-awayan. So, bahala naman ako magre-react. Sige, go! Push nyo yan para may i-re-react ako. Wala ka pa kailan sa away nyo, ha? Wala ka pa kailan. Away nyo yun, eh. Nakapakalam. So, ito na. Last video na po tayo. So, dahil dyan, bonus ano tayo. Ito na ang si Lucy Lee from Saudi. Infanti Wanzi. Ito pa si Lele Yur. Le Gordon. Nur Surya. Ito pa si Lasha Caponce. At si Daisy Elion ng Taiwan. Oh, dami-dami ko nang ano, na shout out. Basta na sinisave ko lang kasi yung mga ano ko eh. Kung may bonus pa, kung may time pa, edi babanggitin ko yung mga hindi. So, sa mga hindi ko po nabanggit, oh, pasensya na po kayo. Hindi ko po talaga makita lahat yung mga ano. So, naglalagay ako dun sa unang ano, kung ilalagay nyo dun, i-reply nyo, makikita ko agad. Yun ang pinapriority ko dun sa mga i-reply nyo dun sa isang nakapin na message dun sa taas. Okay? Ayan na, mahaba-haba itong video ko. So, panoorin nyo hanggang dulo, ha? Para iwas stress. Okay, ito na ang pang-finale. Timer is start! Huwag mong isasa. Kuya, pag-titingat lagi po, sana maalis lahat ng traders. Yes, aalisin natin silang lahat. Kasi meron silang motibo. Gusto ninyo sumikat? Dahil dito sa Talino High Genoa, gusto ninyo sumikat? Dito sa Talino Warriors, gusto ninyo magkapera? Pagkaperahan ng mga Talino Warriors? Tulad ng sinabi ko, ako ang unang-unang pipigil sa inyo. Ako ang unang-unang maglalakad ng mga motibo nyo. Hindi dahil, hindi ako leader dito. Pero yun yung advocacy ako. Lang yung mga yan, di napansin or di lang nabigyan ng attention. Bigla na lang bumaliktad di prinsipyo. Totoo, Tochi Kicks. Totoo. Grabe siya, oh. Grabe, parang may ganitong isa. Bakit may ganyang isa? Bakit may ganyang isena? Oo, may ganyang isena sa kanila. Bakit si, ano, grabe siya, oh, may motif.
Motibo? Ay, may motibo. May motibo daw. Ay, naku, anong masasabi kaya niya si dito? At pagkakapirahan. May pagkakapirahan. Bakit ganon? Pag pagkakapirahan, nagkakagulo-gulo na. Nagkakagulo-gulo. Ay, naku, buti sa mga ano, walang pagkakapirahan dito sa FLM Vlogger. So, ayan, ang bahala ng sasagot dyan, hindi ako, si Cherry Salvador na. So, bahala na kayong magsagutan dyan. Ang sakin lang, i-re-react ko. O, hindi ko kayo ihuhusgahan based lang sa napanood ko. So, ang mapapayo ko lang, ayusin niyo yung ano nyo, pagkakagulo-gulo nyo. Let there be peace on earth and let it begin with me. Sabi nga niya, o, diba? Peace, 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 sabi. Okay? So, sa mga bakla, tapos na naman ang ano ko, eksena ko. Exact, ano na siya, anong oras na? Ayan na. 2:53 AM na, o, diba? Ayan yung, ano ko, background ko, si Our Lady of Manawag. Yan yung, ano ko, alaga kong imahe, o. 8 feet yan, malaki yan. Nasa simbahan na namin yan. Madami na akong na-inspire ng mga tao para mag-debusyon kay Our Lady of Manawag. Yan din ang platform ko para magbigay ng mga kabutihang inspiration. So, ayan mga bakla. Iyan ninyo lang na huwag masyadong huwag kayong masyadong nakikipaglabanan sa mga kalinuwayo. Hayaan niyo mga opinion nila, Huwag niyo nang hayaang makipagmurahan, ha? Hayaan niyo sila dahil tayo pagdating ng araw, mananaig ang katotohanan. Kasi alam niyo ba kung nung si Francis Lee Marcos nung nandiyan pa siya, nakalaya siya, laging sinasabi ni Francis Lee Marcos, "Huwag niyong inaaway yung mga huwag niyo nang patulan para walang away." Ayaw ni Francis Lee Marcos na mapahamak tayo nang dahil lang sa kanya din. So, ayaw ni Francis ng gulo. So, natin yon. Panindigin natin sa sarili natin na mas matitino tayo. Yung huwag papatol sa social media ng mga ganong awayan, murahan, yung ganon. Hayaan mo, ipaglaban na lang natin at pag-pray si Francis Lee Marcos. Okay? So, mga bakla, natapos na naman itong session natin. So, unang-una, pasasalamatin ko talaga yung mga talagang solid supporters ni Francis Lee Marcos dahil dyan nabigyan nyo ng pagkakataon si Vakla na supportahan din. So, yun lang ang masasabi ko, mga solid liquid gas, maraming salamat. So, ayan ang Vakla! See ya! Ingat kayo, lalong-lalo na sa COVID. Alam nyo ba, malaking pasasalamat natin sa Diyos dahil 3 months, mahigit 4 months na ang COVID at tayo hindi tayo nagkakasakit. Yan ay malaking blessing na yan sa atin ng ating Diyos. Okay? Please, lagi kayong mag-pray. Okay? See ya! Bye!